Sa episode 3, nakalaban natin ang Memphis Grizzlies at na-welcome tayo ng wala sa oras sa home court pa mismo natin. Dinastos! Tinapakan! Dinurog! Napapost pa nga sa social media ang ilan sa mga NBA superstars dahil sa mala roller coaster ride journey ng my career natin. Sa muling pagkaharap ni Ja Morant at MP, makakabawi na kaya ang Lakers? First game, makakalaban natin ang New York Knicks. First quarter, ganda ng simula ni Jalen Brunson. Medyo nag-a-adjust pa ang Lakers sa depensa. Sabi tuloy ni Randle, kabisado ko na ang style mo, LoLeBron! Kaya pala nung pinostean na siya dito ni LeBron James hindi niya na alam kung saan papunta ang fadeaway. Nag-alakubi na nga si Bronny. Dito naman sa play na to, natawagan si Anthony Davis ng foul. Laking gulat ni AD, ni balahibo nga daw niya Hindi dumikit sa balat ni Bronson. Paano naman daw naging foul? Agad namang umawat si LoLeBron at baka matawagan pa ng technical foul. Balik sa Lakers ang bola nang maiwan ni MP si DiVincenzo. Kitang-kita ang hampas niya sa braso ni MP. Pero walang tawag. Nalate naman ng contest si LeBron. Kaya nakaisa na naman si Bronson. Coach, request lang. Dapat ata ako na ang bumantay dito. Ibang klase talaga ang mga alley-oop pass ni MP kay AD. Ginawang Lob City! Hindi naman kumagat ang pump fake ni Barrett dahil natapik ni LoLeBron ang bola bago niya pa ito maitira. Ang bilis ng football pass kay MP! Start of second quarter. Pinakinggan din ng coach ang request ko na ako na ang tatao kay Bronson. 6-2 ka lang. 6-6 ako, boy! Nangitlog na ang hotdog. Kanina ka pa nagdi-dribble. Bopol! Sira! Ang laro ni Manoy, inilabas muna si Kolokoy. Aba, may makulit na batang ng agaw ng bola sa kanto. Wala ka sa lolo ko. Loko-loko! Na-open naman sa labas si Christian Wood. Mukhang nagrarattle na sa depensa ang New York Knicks. Masyadong umangat si Barrett, kaya nakakuha ng magandang alley-oop play ang Lakers. Sa pull naman ang braso ni MP sa play na to. Tila parang nakakita ng malaking lamok si Quickly at sinadyang hampasin ng braso ni MP. Muntik na nga siyang matawagan ng flagrant foul. Buti na lang nakapagtimpi pa ang referee. Pero si Vanderbilt, halos gusto ng batuin ng bola sa ulo si Quickly. Kung hindi nga lang daw nakatingin ng referee kanina pa daw nagdilim ang paningin ni Quickly. Bago matapos ang first half, nashoot naman natin ang dalawang free throw. Start of third quarter, nakanakaw play na naman si LoLeBron at MP. Ganda ng mga pasa ni LeBron sa atin. Yan talaga ang kailangan niya, yung spot up shooter and scorer. Sa wakas, gumana na rin ang outside shooting ng Knicks. Kailangan nila to dahil kanina pa sila naiiskuran ng Lakers. Ito na si LeBron James, winagwag lang ang bantay. Pinasok na ulit si Jalen Brunson at sinubukan nilang kumuha ng knockout play pero butata ang inabot kay MP. Masyadong malalim at dalawa pa ang sumabay. Start of fourth quarter, biglang nag-stop and pop si MP. Sinubukan namang kumuha ng charging foul ni Vanderbilt pero malinis ang layup ni Randle. Mabilis ang ball movement ng Lakers, kaya ang dali ng basketball. Ganda na sana ng fadeaway jumper ni LoLeBron, kaso halos maharangan ko naman siya dito. Kaya imbes na pasok, sapok ang aabutin ko kay LoLeBron mamaya. Kinapos ang tira, dismayado tuloy si LBJ. Gusto pa naman daw niyang gayahin yung mga fadeaway jumper ni Kobe. At ayun na nga, nanalo tayo laban sa New York Knicks. Nakakuha tayo ng 15 points, 5 assists, and 1 rebound. CJ, I want to introduce you to Tamika Tremalio, Executive Director of the National Basketball Players Association. Ms. Tremalio, nice to meet you. Such a pleasure. Please call me Tamika. No doubt. Yes, ma'am. So we're here to talk union, right? That's right. And now that we're all here. So let's get to it. Cool. I'm ready. So the Players Association, in its simplest terms, is here to protect, support, and amplify the players. We make sure that you are taken care of while the ball is still bouncing and then post-career as well. When Tamika says we, she means me and you and everyone who plays in this league. It's a brotherhood. We look out for each other and the union helps us achieve our goals. That's right. I'm elected by you, the players, to lead the union on your behalf. We exist by and for the players, and we advocate on behalf of the players. We look after their best interests, all of the NBA players. Before the union, however, players did not receive the same benefits that they actually receive today. It's not just contract stuff either. The PA has all kinds of ways to support what you do outside the NBA.
charity work? Business ventures, my favorite thing. All of the players have an and. They are exceptional players and they do something else. So what's your and? Oh, I have to think on that a little more. Good to know that you're there for support, though. If you have any questions about any of this, always reach out to your player rep. And as one of the brightest young talents in this league, you would make a great player rep yourself. Player reps represent their respective teams. They gather information and they take it back to their teams. You actually speak on behalf of your teammates, and you are integrally involved. We encourage you to be involved in this. You're someone that people would really look up to. Well, like I said, this all sounds great. Appreciate you taking the time to walk me through this. Of course, man. It's really been a pleasure. Thank you again. Thank you. Okay, gala muna tayo mga ka-Splash. Papasyal ko lang muna kayo sa training facility ng mga players. Kung naglalaro kayo ng My Career, baka dito pa tayo magkita-kita. Dito nagpapalakas lahat ng mga My Players sa My Career. Nandito lahat, may endurance training and strength training. Kung makikita ninyo, ang daming tao sa facility. Ibig sabihin, madaming online ngayon na naglalaro kasama ko. Okay, babanat muna ako ng leg press. Kakailanganin nating mabuo ang 6 to 12 reps para ma-achieve natin yung goal natin. Dahil gusto kong bumawi kay Jamorant, gusto ko siyang lampusuhin sa home court natin. Madali lang naman to. Kailangan lang natin sundan kung saan papunta ang movement ng left and right analog stick para ma-execute natin ang leg press. Bibigyan lang tayo ng 60 seconds para ma-hit natin yung goal natin. Kailangan mabilis ang paggalaw sa analog para mabilis din natin maangat ang rep range. Hanip tong kasama natin dito ah. Ang laki ng katawan, no? Nag-ala Zion Williamson build. Titilapon ka talaga dito pag bumangga ka rito. O bago tayo mag-proceed sa rematch, mag-upgrade tayo ng attributes. Ang focus lang muna natin ay ma-improve yung 3-point shot saka yung speed with ball. Kasi saktuan lang yung pera natin, kaya focus muna tayo sa kung ano lang yung kailangan ni-improve ng player natin. Ito na ang pinaka-antay ko. Sa totoo lang, medyo kabado tayo dahil baka matalo na naman tayo sa sarili nating home court. Unang possession, pinanisagad ni Morant ang dalawang star ng Lakers. Iniwan si AMP, pinasabit pa si AD. 2-0 agad ang score, nang sundan naman ang magandang pasa ni Morant si Brandon Clark. Pangalawang sabit na to ni AD. Sabay lapit naman si Vanderbilt para bigyan ng warning na ingat sa foul dahil magaling silang magpasabit. Last game nga laban sa Grizzlies ay hindi nakalaro si AD dahil sa hip injury. Kaya pinagsabihan na rin siya ni LeBron na simplihan mo lang para hindi ma-obvious ng referee. Umpisa pa lang, kumukulo na ang buong arena! Dahil sa hiyaw ng mga fans, mukhang nadidistract na ata si Brandon Clark. Walang takot naman na tiniraan ni Morant si Lolo LeBron. Huli ka, Balbon! Tila nakakaubos ang energy ni Morant. Ang liksi! Ngayon ako'y nagsisisi! Ganitong ganito rin ang ginawa ng Memphis sa amin noong episode 3. Mukhang sa bahay natin, magbababay tayo na maaga sa mga fans. Nagflex pa ng biceps sa harap mismo ni AMP. Hindi man lang ginalang ang crowd. Second quarter, hindi pa rin tayo nakakascore at tuluyan pa rin nila tayong sinisindak. Ano na ang nangyayari sa'yo, AMP? Nangatog ka na dyan. Pakita mong kaya mong sumabay sa mga NBA players. Habang maalat si MP, pilit na nakikipagpatayan si Anthony Davis dahil hindi niya matanggap na natalo sila ng Grizzlies. Buti na lang at nakalaro na ulit si AD. Sabay turo sa mga fans, mag-ingay daw kayo para madistract ang mga kalaban. At sa wakas, nakuha din natin ang momentum. Kagulo ang buong arena. Pati si Lolo LeBron, napatalon sa lolo mong hapon. Napatayo matuloy ang Memphis dahil sa ilang beses silang naiskuran ng Lakers. Nagpasabog na rin si Vanderbilt. Nag-iba bigla ng strategy si Darvin Ham at sinabing paulanan na daw ng tres ang mga asawa ng mga Marites. Pero ginaya tayo ng mga kalaban at nakipagsabayan din sila sa tres. Dalawang back-to-back threes mula sa Memphis. Ang gusto naman ni LeBron ay iikot lang ang bola hanggang sa may ma-open. Sobrang lupit ng quarter na to. Halos umulan ng tres. Mukhang tatagal pa to hanggang alas tres. Mapupuyat tayo. Yung mga kalaban, inis na inis! Third quarter, binalik na sa lineup si Jamorant. Ito na naman yung mga galaw na pasabit. Daig pa yung mga asawang may kabit. Buti na lang hindi kumapit. Isang bangga, sabay pasabit na naman. Gusto, dalawa pa yung sumasabay. Kaso nahuli rin ni MP yung ganitong style ni Morant. Muntik namang ma-injured si Ka-Splash dahil sa muntik nating maapakan ng paa ni Desmond Bane. Buti na lang nakatayo agad tayo.
AD nasa bayan, Mintis. Ngunit siya rin na nakakuha ng rebound. Malalim ang hugot ni AD dahil hindi raw niya matatanggap na naisaan sila ng Memphis sa home court pa mismo natin. Dikit lang ang laban. MP, dinadala ang bola. Sabay crossover. Nagulat si Morant sa galaw ng rookie. Galit na si Ja. Kitang-kita sa mukha ang gigil. Halos hindi na pinag-isipan ang tira. Bira ng bira. Muntik na naman sanang matawagan ng foul si Anthony Davis. Hayop na pasabit yan. Maigpit at dikit lang ang laban. Hindi makalayo ang Lakers. Nang biglang tumira sa tres si Morant. Unang 3 points yan ng superstar. Nakakuha na ng momentum ang Memphis. Pero bago matapos ang third quarter, nang ihagis ni MP ang bola mula sa half court. At naipasok na ni MP. Dahilan para hindi makalamang ang Grizzlies. Dikit pa din ang laban. Bumilib ng husto si Lolo Bron kay MP. Nakuha na ata natin ang tiwala niya. Sobrang saya na nga ng arena. Start of fourth quarter, sinamantala na ni MP ang pagliyab ng kanyang kamay. Medyo nakakalayo na ang Lakers. Butata naman ang inabot ni Morant kay AD. Naging 7 na bigla lamang ng Lakers nang bumanat sa 3 si MP. Dahilan para maging 10 ang kalamangan. Pero medyo marami pang oras nang maipasok naman ni Morant ang floater. 8 pa ang hinahabol ng Memphis na ma-open sa 3 si Luke Kennard. Medyo na late ng contest si Lolo Bron at nasermo ng tuloy siya ni Coach Darvin Ham. Ang bilis, 5 na lang ang hinahabol ng Grizzlies. Tila parang naging bata ulit si Lolo Bron. Sinagasaan ba naman si Luke Kennard? At tuluyan nang tinuldukan ni LBJ ang team ni Morant sa home court ng Lakers. Kulang na rin sa oras at bumalik sa 7 ang hinahabol ng Grizzlies. Hindi na nakashoot ang mga kalaban. Kaya naipaghiganti na rin natin ang bandera ng purple and gold. Natapos ang laban sa score na 55-64. Masaya si Anthony Davis at naibawi niya rin tayo sa laban na to. Medyo slow start tayo pero nakakuha naman tayo ng 16 points, 4 rebounds, 5 assists and 1 block. Pagbalik ko nga sa dugout, may mga messages ako natanggap mula sa mga idols natin. That's why you got to be careful with all the hype, especially when a kid hasn't played in the NBA yet. You know, I think it puts a lot of pressure on them. You know, I was in a similar situation to that on a younger team struggling to find success. Look, I'm not trying to pile on, but he got to show me a little bit more before I start calling him a GOAT. I keep waiting for him to turn it on. A guy with that much hype, there's got to be something there. I guess we'll just keep waiting and see. Isa lang ang ibig sabihin niyan, kailangan pa natin galingan. Kaya kita-kits ulit sa episode 6. Nga pala, kung nagustuhan ninyo ang content na to, please support by clicking the like and subscribe button. At pakiring na rin ang bell icon para ma-notify kayo sa mga upcoming videos.